arrival hanggang departure, captured lahat yan ng spoon. Pati nga chikahan namin backstage, kuha din ang camera. At ang walang katapusang chikahan, dito rin naman sa kusina ang tuloy. Ang real name ni Mo ay Mohan Gumatoy. That's right. Diba? Yes. Well, I asked the story of your nickname already. Mm-hmm. Diba? Totoo ba that you used to be a 911 police operator? Yeah. Ito yung sponsor ko to. Hello, 911. Yeah, kasi like, tumatawag yung mga tao. I lived in the US. Doon ako nag-aral nung college. Kasi I went to college here sa LaSalle. Mm-hmm. Tapos pagkatapos ng course ko, nagtrabaho ko sa show business. And then I moved to the US to take up another degree in aviation. So habang nag-aaral ko ng aviation, siyempre kailangan magtrabaho dun eh, kasi ang hirap ng buhay dun. So I applied to be a 911 operator. So as in like, ibang-iba kasi this was my first job outside of being, you know, showbiz person. This is my first job na ganun. So, and it's not just yung pag na 911 operator, I'm also a police dispatcher. So parang yung pinupunta ng mga police officers, yung distribution nila sa iba-ibang areas. Kasi in Los Angeles, it's very violent. It's a lot of criminal activity. Konti lang yung police officers. Kailangan talaga i-distribute yung mga officers na yan in a very systematic way. Systematic way, in a very prioritized yes, way. Uh-oh. And I make those calls also. Galing. So I call the helicopters, I call the drug dogs, I call the I can change the stoplights to all green to make them get places faster, things like that. I did all of that. And it was very, very fun. Sample lang mo nga yung pagka-VJ mo noon. Eh, sasabihin mo yung ginagawa mo, pero dapat VJ style. English or Tagalog? Doesn't matter. Ah, okay, wait. Kinakabahan ako. Sandali. Ay, para masaya, sige, Tagalog na lang. Tagalog. Nandali, kinakabahan ba ako? Kasi iniisip ko baka may mali akong ginagawa dito. Nandali, pinapawisan ako. Pinapawisan ka? Mas mahirap kaya yung nagsasayaw kaysa nagluluto. Yan. Mabilis, mabilis yan. Sabihin mo, mabilis. In VJ style, VJ style. So ano yun? Dapat meron akong ini-intro na music video. Hindi, ini-intro mo yung ginagawa mo. Intro mo, kunyari yung lutong toyo. Kunyari MTV ng lutong toyo. Ganun. Okay, welcome to Spoon, everybody. We're making lutong toyo today. And you have to try this super delicious lutong toyo. I'm sure you're all gonna love it. Watch me as I make the best food in the universe na pwede niyong gawin sa inyong mga bahay. Muna lang at super sarap at maraming ang kakain ito. Wow! Yes! Di ba kasabayan mo nun sila? Ding Dong, Ding Dong, si Dino, Kim De Los Santos, Antonetos. Tapos, bumalik ka, di ba? Pagbalik mo, oo nga pala, nanito ka nga. Noong time na yon. Parang sabi ko, parang gusto ko ulit mag-artista. Noong time na yun, ang dami ng artista na bago. Parang nag-iba na rin yung trend. Oo, nag-iba na yung trend. Hanggang... Season mo muna. Ano to? Paminta. Paminta. Sandali. Sandali, ah. Huwag mo siyang galawin. Bakit? Dudukutin ko yung paminta. Bakit? Hindi na kita naawat eh. Ah, madami ba ako nilagay? Hindi na kita naawat eh. Sorry, sorry, sorry. Ikaw naman kakain yan eh. Tayo naman kakain yan. Oh, okay, ako okay. Ako okay lang sa akin. Oh, sige okay ah, kasi wala akong magawa eh. Hindi kita naawat. Ako na maglalagay na asin. Pwede ako na. Nag-multor ako one time. Oo. Biglang kumakanta akong ganyan. Muna siya isama sa multor. Ano mo? Hindi ko nga sinasama. Pumunta talaga. Dumarating na ako. Diba nga? Tapos, diba nga? Stalker nga kasi stalker. Nakita ko sa gitna. Di may mga tao. Pagkita ko umihiwalay na ganyan. Sabi ko, pagkita ko, nagalit na naman na. Promise, hindi ka ba natakot doon? Kasi ako yun. Nakalimutan ko na naman yung lyrics. Ano ba ito? Hindi, actually kinikilig si Maris. Alam mo na nga, kilig siya. Pero after a while, parang, oh my gosh. Oh. Parang, mga parang, action star nung araw, maraming alalay. Pero mabait kami sa tao. Kami kumanta, no? Ako ngayon yung meron, Janice. Parang pakamatin na. Oh, naku. Basta wala lang ako akit sa stage. Alam mo ito, masakit doon. Nandun yung nanay ni Maris. Oo. Oh, oh. She was there. Nandun yung nanay ni Maris. Sobra. Pag-uwi sa bahay, nasunog. Kasi ikaw yung mga kwento mo, nakakatakot. Nasunog mo tuloy. Ay, iska tuloy. Pabrito na yun. Hindi ko pa magawa ng tama. Yung mga kwento mo yan, eh. Alam mo, pabrito ka rin yung sunog.
Nasunog yung lumpia. Ito naman kasing si Ronnie, sobrang daldal. Ronnie, inspiration ka lang. And here's more from my kitchen. Take a look. Tingnan natin kung pwede-pwede na ito. Ituin pa natin ng konti. Konti lang. Konting-konti pa lang. Hintayin natin siyang kumulo ng konti. Ayan. Ikaw, balita ko, sinasawsawan mo daw yung saging sinasawsawan mo sa toyo. Actually, ito nawi-weirdohan sa akin ng marami kong nakakatrabaho. Pag kumakain na ako ng saging, actually, hindi lang toyo, Janice. Ketchup. Patis. Saging sa ketchup? Oo, saging. Hiwain ko yan, tapos sasawsaw ko sa ketchup. Toyo. O kaya patis, kahit na ano, bagoong, kahit diba na makita kong isaw-saw. Diba mangga sa ganon? Di ba mangga yung sinasaw-saw kundi sa patis, sa toyo, sa asin, ito bagoong? Ito saging. Basta pag may saging. Ano klaseng saging? Latundan, lakatan? Kahit ano, wag lang saba. Lakatan, latundan, okay lang. Di ba matamis siya? So pag sinaw-saw mo siya sa... Subukan mo. Actually, yung toyo, baka maintindihan ko eh. Yung ketchup, medyo lumalabo na siya, ketchup. No? Ketchup! Siyempre, alam mo, totoo yan. Ito na balitaan ko, allergic ka daw sa crab and shrimp. Oh. Ang lungkot. Sobra nga eh, kasi actually na phobia ako nung bata ako. Nasarapan talaga ako sa crab. Kumain ako. Mm. I don't know, first time ko yata kumain ng crab, mga 12 years old ako. Kain ako, sarap. Talagang nagpadurog pa ako. Durog ba yung term doon? Nagpa-crack pa ako ng ano. Yung sipe, dami kong nakain. Tapos dinner yon, natulog na ako. So pagkatulog ko, mahimbing naman tulog. Tapos mayroon nangangati-ngati na ako. Isipin mo, medyo bata pa ako noon. Tapos sabi ko, ba't ako nangangati? Nagising ako. Tapos tiningnan ko yung buong katawan ko, namamantal na siya. Pagkatapos tumingin ko sa salamin, ang pangit na ng itsura ko. Nagka-phobia ako after. No? Oh, buti ganun lang effect sa'yo. Kasi ibang tao, yung effect nung pagkain na allergic sila, pag nakain nila, parang nagsasara yung airway. Oo, at least ganun lang yung sa'yo. Mga vital stats mo? Dati. Dati. Bakit dati? Kasi tumaba na ako nito eh. Tumaba na yung lagay na yan? Dati ho, 32, 23, yung bewang ko. Kaya 23? Ay, hindi naman. Pero naging 23 siya, sumobra akong payat. Dahil siguro sa pagod and everything, 34. Sinusukat ba nila? Sinusukat eh. Sinusukat talaga? Sinusukat. Ang lungkot. Nakakatakot yun. Abos ngayon, hindi na yung vital ngayon, stats mo? Nag-range na yung bewang ko sa 24, 25. Tapos lumaki na yung walang. Hindi naman. Wala naman masyado nagbago eh. Oh, anyway. Mm-hmm. So, eto na nga. Favorite, mahilig ka ba talaga kumain na alimango? Mahilig. Mahilig. Seafood, mahilig ako. Mahilig ka sa seafood. Mm-hmm. Anong favorite mo? Hipon, alimango, pusit, isda. Narinig siya, this is really interesting. Mm. Ah. Kasi ako rin, pag may gusto din akong pagkain, mm-hmm. one particular dish, I can eat it each time. Siguro kala ko yun mga tatlong beses. You know, pero ikaw, kaya mo ng isang particular dish every meal time for a whole month? Kasi when I was a kid, mahirap daw akong pakainin, sabi ng mom ko. So what she does is, sorry ah, feeling familiar na sa kitchen mo. We'll just grate the cheese now. What my mom does is, teka. Meron siyang niluluto para sa'yo. Meron siyang niluluto sa akin. And then, pagka sinabi kong nagustuhan ko, yun na yung kakainin ko every day. Every single meal time? You know, time? If I remember right, I was in fifth grade. Sabi ko, ma'am, masarap yung kinain ko kanina, which was liver spread in pandesal. Grade 5 ako noon. High school na ako, yung pa rin yung almusal ko. Ganun kasi, opposites kasi kami ng brother ko. My brother is 9 years older. And siya, gusto niya, iba-iba yung pagkain. So, ang nangyayari, may tag-isa kaming ref sa bahay. Yung isang ref para sa kanya, yung isang ref para sa akin. Yeah, and that ref, yung laman niyang, ano, yung laman niyang mga ingredients, eh, hindi siya nag-iiba since I was mga 10 years old. Kaya yung pork chop na kinakain ng barkada ko, yun yung pork chop na kinakain ko since I was 9 years old.